sorry, it's DJ. Hello, good morning po guys. Napakita ko po sa inyo kung paano mag-alaga ng mga puppy browser sa ating bagong panganak na Belgian at saka German Shepherd. Ito po yung mga puppy niya guys. Saving this pa lang po siya pero malalaki na po siya. Ayan po yung mga puppy. Ang pag-aalaga po guys ng ano ng inahing aso para ano ganahan po siya magpasuso. Araw-araw po bibigyan niyo po siya ng gatas po na Swak yung Bear brand. Dalawang piraso po ng sachet, yung 10 pesos lang. Ipapainom niyo sa kanya agahan niyo po. Bago siya pakainin sa umaga, kailangan kainumin muna siya ng gatas, dalawang piraso ng 10 pesos na Bear brand Swak. Ayan po. Ipadidin niya, ipainumin niyo po sa nanay niya sa umaga. At after mga 10 o'clock po ng umaga, kailangan pakainin niyo na po yung inahin ng mga masustansyang pagkain kagaya ng karne, isda at iba pa na pagkain, kanin po, para laging ganahan magpasuso yung iyong inahin. Ayan po. Kasi pag ano guys, yung nanay ay kulang sa pagkain ay wala pong maraming gatas na nakukuha yung mga babies kasi kulang po siya sa pagkain na kanyang kinakain. So, kailangan marami pang ipapakain natin sa ina ng para marami po siyang ilabas na gatas para sa kanyang mga puppy. Ayan po. Tingnan nyo yung mga puppy natin guys. Ang lahi po niya ay German Shepherd. At saka yung nanay naman niya ay lahing Belgian. Ayan po. 7 days pa lang po siya pero guys, pero matataba na po siya at saka malalaki na po. Ayan po siya. Ayan. Ayan po guys, pag sa gabi naman po, bago kayo matulog, kailangan papainumin nyo rin uli ng gatas, dalawang sachet ng Swak, yung 10 pesos lang. Mga alas 5 po ng hapon, kailangan painuman nyo na po ng gatas yung nanay. At saka pag 6 o'clock po, pakainin nyo na po siya para sa gabi. Kasi yung nanay po, pagkabusog po sa gabi, sige lang bang padidi niya hanggang sa umaga kasi hindi niya iniwan yung mga baby niya, yung mga puppies niya. Nandiyan lang po siya sa tabi at saka yung mga babies naman niya. Panay pang didi. Kaya hindi po iniiwan ng nanay yung mga babies niya pagka busog po yung nanay sa gabi at marami pong gatas na lumalabas sa kanya. Ayan po. Ito po yung mga puppies niyo guys na mga ano po siya 7 days old pa lang po siya guys pero malalaki na po siya at saka malulusog po siya guys. Ayan po. Sa pag-aalaga po ng mga inahin kapag nagbibreed po kayo ng mga aso, lalo na po yung may mga blahi po na bibreed nyo, kailangan po aalagaan nyo siya ng mabuti yung nanay para hindi po niya iiwan yung mga babies niya hanggang sa lumaki po. Palagi pong dapat po palaging busog yung nanay at pinapakain siya ng maigi
para marami po siyang gatas na ilalabas. Ayan po. Ang paghihiwalay po pala ng baby guy sa kanyang nanay, after na manganak po siya, magbibilang po kayo ng bibilang po kayo ng 2 months bago po siya ihiwalay sa kanyang nanay. Kasi kumakain na po yan at saka kayang-kaya nilang kumain ng sarili nilang ano, na hindi na po siya dumidiri sa kanyang nanay. Siya nga pala guys, after 2 months, malalaki na po sila at kailangan na po nilang hiwalay kung bibinta kayo. Bago niyo po siya ibinta guys, ibigay niyo sa mga bumibili, kailangan mayroon na po siyang isang vaccine na Parvo 5-in-1. Ayan, dadalhin niyo sa vet at ipapa-vaccine niyo po siya ng 5-in-1. Bago niyo po ibigay sa makakabili. At yung mga kabili naman guys, yan na yung magpapatuloy ng vaccine kasi 4 na beses po yan na vaccine na 5-in-1. So, bibigyan kayo ng card ng veterinary kung kayo, kung saan doon kayo susunod kung kailan ay ang kasunod ng pangalawang vaccine hanggang sa pangatlo, pang-apat, yun na po. Andun po yung mga pitsa, susundan nyo na lang po ang vaccine sa kanilang card. So, ano po guys, hindi po basta-basta ang mag-alaga ng aso. Lalo kung nagbe-breed po kayo ng mga hybrid. So, kailangan po talagang aalagaan nyo ng maigi kasi pag di nyo maalagaan ay sayang lang yung mga puppy nyo. Mamamatay po sila pag pinabayaan siya ng kanyang nanay. So, kailangan po lagi nyo pong bubusigin yung ano yun, yung nanay ng inyong mga puppies para hindi po siya iiwanan at palagi siyang magpapadili sa kanyang mga puppies. Ayan po guys. After mga 2 months na tapos na mabaksin sila guys ng parvo vaccine na 5-in-1, 4 months po pwede na po silang i-vaccine ng anti-rabies guys. So bahala na pang veterinary na magbigay sa inyo kung kailan kayo magbabaksin ng anti-rabies pagkatapos po ng parvo vaccine na 4 na beses po ang parvo ng mga puppies. Ayan. So, ayan po yung ating inahin. So, hindi po siya stress kasi comfortable siya. May ventilation po yung kanyang pinaglagyan at doon po siya nagpapadili sa kanyang mga puppy. Ayan po. So, pag nanganak po yung mga aso nyo, lalo kung mga hybrid at nagbe-breed kayo, kailangan maganda po ang ventilation para hindi ma-stress yung nanay ng mga puppy nyo. Lagi po silang happy. Ayan po. Happy po sila kapag comfortable sila sa pagkain, comfortable sila sa ventilation, at comfortable po sila sa inyong ano, sa mga puppy na nilalagay nyo sa kanyang lugar. Ayan po. Ayan po, tapos na po dumidi yung mga ano, yung mga puppy. Ayan po, nagpapahinga na sila dahil busog na busog pa sila guys. Ayan po. Ito yung mga puppy natin. Ang line out ng puppy na ito is German Shepherd, yung kanyang tatay, at saka yung nanay naman is Belgian Malinois. Ayan po, iba lang po ang kulay niya, kulay brown. Light brown po siya kasi yung mga Belgian Malinois guys, yung mga kulay is mga dark brown. So ito, crossbreed na po ito ng Belgian at saka yung ano po, yung ibang klaseng lahi na aso. Ayan po, yung mga wolf. Ayan po.
yung nanay nito is yung mga Wolf at saka yung nanay niya ay ama ay Wolf at saka yung nanay niya is Biljan Malinoy. Ayan po ang kinalabasan, guys. Ayan yung mga husky na mga dog, yung ang ama niya at saka yung nanay niya is Biljan Malinoy. So mixed breed po siya, guys. So minix din po natin siya. Ang pinalahi natin sa kanya is German Shepherd. Kaya yung mga puppies niya po, guys, ayan yung mga kulay. Kulay po ng mga German Shepherd, yung mga kulay ng kanyang mga puppies. So parang nag-mix na rin po yung kulay nila, guys. Ayan po. So dalawa lang po ang kulay nila, guys. Sa German Shepherd at saka dito po sa kanyang nanay. So dalawang kulay lang po, nag-mix po sila, guys. Ayan po. So ito, guys, yung po ang pag-aalaga ng mga inahin kung paano kayo magpa-stag at magkaroon ng mga puppy, yung mga aso nyo, mga inahin po tulad nito. Ayan. Okay, guys, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Sinabi ko na po sa inyo kung paano po mag-alaga ng asong ibibreed nyo po at saka pag-alaga po kung paano alagaan ang mga aso nyo, mga bagong panganak. Ayan po. Okay, thank you very much. Bye-bye po. See you in my next vlog.